Hello guys, welcome to my channel. First, kukuha tayo ng balabal. Then, iipitan po natin siya. Next, kukuha po tayo ng clipper. Then, gagawa po tayo ng line o guide sa paggagawa natin ng semi-fill. Then po, gagawa po tayo ng guide. Paikot po para mabilis natin siyang magawa. Kumuha po ako ng clipper at naka zero, open po tayo. Sundan lang po natin yung guide na ginawa natin. Yan, zero open po yan po. Sa mga hindi po nakakaalam ng zero open, naka zero siya pero naka adjust siya na sa baba. Then, nagsisiro na po tayo na close. Zero close. Yan. Dinanggal na po natin yung mga box sa baba. Naka-zero close po tayo. Yan. Gawin lang po yan sa kanan, sa likod, at sa kabila. Yan. Zero close. Yan. Gagawin na natin sa kabila. Zero close po siya. Yan po. Tandaan lang po yun sa pagpas-taas baba po upang hindi masaktan nating client. Banayad lang po ang pagtaas baba natin. Pabalik-balik lang po. Balik-balikan lang po natin para makuha po talaga yung mga maliliit na buhok. Ngayon, papagpagan po natin para makita natin kung may natrapa pong buhok o wala na. Next, babasahin po natin ng konti para makanda na po tayo sa pag-ahit. Sa pag-ahit pala, kailangan po dandan lang po sa pag-ahit upang hindi masaktan ng ating kliyente o ating customer. Yan po, dahan-dahan lang po natin sa pag-aahit. Maging komportable po tayo at huwag po natin tayong kabahan, lalo po sa mga bagkuang barber o aspiring barber. Maging kalmado lang po tayo sa pag-aahit para hindi tayo makasugat. Yan po, dahan-dahan lang po. Kasi yung mga client po natin, nakikiramdam na po yan sila kung magaan ba yung pag-ahit natin o magaan po yung kamay natin. Yan po. Yan. Kung napapansin nyo po yung dalawa kong kamay ay inuuna ko bago ako mag-ahit, kinakounter ko po yung ahit niya. Ayan, ngayon sa kabila naman po tayo mag-ahit. Ganoon din ang ginawa ko sa kabila, ganoon din pong gawin mo sa kabila. Dahan-dahan lang at banayad na po sa pag-ahit. And then yan pala ang meaning ng TKT sa mga hindi pa po nakakalam. Tulong mula sa puso, kwentong buhay at kalaman. Dahan-dahan lang sa pag-aahit. Ngayon, gagamit po tayo ng 1 1/2 guide sa pagitan po ng white and dark po o sinasabi nilang kanto. Yan. Taas pa ba lang po ng dahan-dahan sa pagkuha ng kanto. Yan po. Dahan-dahan lang. Yan. Paik po natin gagawin yan. Nang dahan-dahan. Para sa mga bagwang barbers,
kailangan po kayong manood ng ganito mga tutorial upang madagdagan po ang ating kaalaman. So ngayon gagamit po tayo ng one guide. Yung paggagamit natin po ng one guide, doon lang po sa talagang pinaka dark spot o sa pinaka kanto po. Dahan-dahan lang din po. At lagi niyong tandaan na hawakan din po ninyo yung guide para hindi matlaglag at para hindi po tayo maka gawa ng puti o uka sa mga karamihan. Kung napapansin nyo, yung guide po ay lagi kong dalayan para hindi po siya mahulog. Kasi may mga guide po na minsan maluluwang na bigla na lang nalalaglag. Ngayon, basahin po natin ng konti. Ngayon, kumuha po ako ng gunting at guguntingin po natin siya. Yung mga medyo nakatikwas na mga buhok. Yan po. Dahan-dahan lang po sa pagbabawas ng buhok. Sa kantuan lang po yan ang binabawas ko. Sa kantuan, pipinisin ako po ng bagya. Sa mga hindi pa masyadong marunong ng pagpipinisin, huwag nyo muna subukan para hindi masira yung ginagawa nyong paggugupit. Yan po. Gawin lang po sa likod din paano po ang ginawa dito sa kabilang side, sa likod at saka sa kabilang side din. Yan, nagpinisin din po ako sa kabila ng bahagya. Yan. Tapos pinalikan ko ulit yung dito sa kabila, ginamit ako ulit ng gunting. Ngayon po gagamit po tayo ng 0.5 guide para dun sa medyo hindi nakuwang dark spot. Yan po. Pabalik-balik po ang gagawin natin paulit-ulit upang makuha natin ang gusto ng client. Sa mga hindi po pala nakapag-subscribe, subscribe na lang po ng Mount TV para ma-update po tayo sa mga next video. Yan, pabalik-balik lang po natin. Then, magbabasa tayo ng konti sa taas para sa paganda natin sa pagbabawas sa taas ng bahagya. Yun po ang gusto ng client natin na kunting bawas lang. Yan po, nabawas-bawas na po. Yan. Laging tatandaan na susundin po natin ang gusto ng client natin upang masayahan sila sa kakalabasan ng ating paggugupit. Konting bawas lang. Yan, nilagyan po natin siya ng line sa kabilang side po upang medyo gumanda-ganda rin po yung ating paggugupit sa kanya, additional bogey points. Yan po, gumamit na po ako ng labaha para sa pag-table cut. Yan po, dahan-dahan lang po. Thank you for watching po.